Lahat tayo ay may kanya-kanyang katangian na hinahanap para sa taong ating mamahalin. Yung iba, mas tinitingnan ang itsura kaysa sa ugali. Mayroon naman na mas mahalaga sa kanila ang ugali kaysa sa pisikal na anyo. May iba pa nga nakakaiba ang hanap. Pero kahit ano pa man yon, sa tingin ko ay puso pa rin ang magdidikta kung kanino ito titibok. Good day everyone. My name is Joanna. I'm 27 years old from Cebu. Pero currently, I'm working here in Quezon City. Ang kwentong nais kong ibahagi sa inyo ay ang kwento ng aking buhay pag-ibig na sana'y kapulutan ng aral ng iba. At sisimulan ko ang kwento ko nung college pa lang ako. Maraming nagsasabi sa akin noon na I have beauty and brain now. Hindi naman sa pagbubuhat ng sarili kong bangko. Dahil mula ng grade school hanggang sa ngayon na nasa college na ako, ay consistent honor student ako. Bakit naman nila nasabing I have beauty? Siguro dahil sa maputi ang kutis ko. Singkit ang mga mata, matangkad ako, at ang kurba ng katawan ko ay masasabi kong perfect fit sa akin. Sabi pa nga ng iba ay pang Miss Universe daw ang ganda ko. Madalas din akong nagiging muse noon ng klase namin. Bukod doon ay ipinanglalaban din ako sa mga pageant ng school. Dahilan para magkaroon ako ng maraming manliligaw at nagkakagusto sa akin. Dahil doon, marami ang naiinggit sa aking mga kababaihan noon. Sapagkat ang swerte ko daw, maganda na at matalino pa. Ultimo mga crush din nila ay ako ang nagugustuhan. Pero kahit nasa akin na ang lahat ng pagkakataon para pumili ng lalaking karapat dapat mahalin, nauuwi pa rin ako sa pagkabigo. Bakit? Hindi ko rin alam. May pagkamalas lang yata talaga ako pagdating sa pag-ibig. Kung ano kasing kinatalino ko sa pag-aaral, kinabobo ko naman pagdating sa pagpili ng lalaking mamahalin ko. Gaya na lang nung naging first boyfriend kong si Carlos. Isa itong varsity player ng university namin. Hindi naman lingid sa kaalaman ko na babaero ito. Pero ang nakakatawa, pumayag pa rin akong ligawan niya at sinagot ko pa talaga siya. On the first 6 months ng relasyon namin, ay nakitaan ko naman si Carlos ng pagbabago. Pagbabago na pinangako niya. At ako naman si tanga ay pinaniwalaan ko naman. Paano naman kasi, hindi na niya pinapansin ang mga babaeng lumalapit sa kanya. Kaya akala ko tuloy, nagbago na talaga siya. Na magiging tuloy-tuloy na ang pagbabago niyang yun. Subalit hindi pala. Dahil ang lahat ay sa simula lang. Nang mag-7th mansary kami ay nahuli ko itong may kahalikan sa apartment niya. Isosurprise ko sana siya. Pero ako ang nasurprise sa nakita ko. Hindi naman na sinubukan pang magpaliwanag pa sa akin ni Carlos sa kung ano ang nakita ko. Kaya pinilit ko na lang tanggapin na niloko at pinagpalit na talaga niya ako. Masakit ang aking naging first heartbreak. Madalas akong tulala at wala sa sarili. Mabuti na lang ay hindi ko pa rin napabayaan ang pag-aaral ko. After class, magpapalipas oras muna ako sa lilim ng puno, sa likuran ng university namin. Doon ako maglalabas ng mga luha ko. Doon, mag-isa ko. At sure na walang makakakita sa akin. Hanggang isang araw, "Uy, Joanna, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito? Ayos ka lang ba? Umiiyak ka ba?" Sunod-sunod na tanong ni Russell. Si Russell ay kababata ko, pero hindi kami close, kahit pa nga magkapit-bahay lang kami. Ngitian lang ang tanging batian namin.
sa tuwing magtatama ang aming mga mata. Ayos lang ako. Maikling sagot ko. Pasensya ka na, Juana, pero hindi ako naniniwala na okay ka lang. Umiiyak ka nga. Paano naging okay ka niyan? Alam ko na hindi tayo close. Pero kung may problema ka, pwede mo namang ikwento sa akin para gumaan-gaan ang dibdib mo. No judgment, promise. Makikinig lang ako. Seryoso ang sabi ni Russell. Nagdalawang isip man ako nung una, subalit nagawa ko pa rin magkwento sa kanya. Naramdaman ko naman ang concern sa akin ni Russell. Tahimik lamang itong nakikinig sa bawat kwento ko. Hinihimas niya ang likod ko sa tuwing napapahagulgol ako ng iyak. Nakakahiya nga lang na unang beses naming mag-usap ng ganito katagal. Tapos, pagiging heartbroken ko pa ang naging topic namin. Salamat sa pakikinig sa akin, Russell, ha? Gumaan ang pakiramdam ko. Pasensya ka na din kung ang drama ko. Pagpapasalamat ko dito. Walang anuman, Juana. Masaya akong nakatulong sa'yo. Kung kailangan mo ulit ng kausap, one call away lang ako. Nakangiting saad nito. Simula naman noon ay naging magkaibigan na kami ni Russell. Siya ang naging labasan ko ng sama ng loob sa tuwing nasasaktan ako. Ang totoo, nakakagulat na may sense of humor pala itong kausap. Tingin ko kasi dito noon ay boring type dahil puro pag-aaral ang alam. Sa bagay, paano ko nga naman malalaman? Eh hindi naman kami nag-uusap nito dati. Ang alam ko lang sa kanya ay siya ang klase ng anak na gugustuhin ng isang magulang. Bukod kasi sa Dean Lister din ito na gaya ko, hindi ko rin kailanman nabalitaan na naging sakit siya ng ulo ng mga magulang niya. Kahit pa nga palagi siyang tinutukso sa school namin, ay never niyang pinapatulan ang mga yon. Hindi siya nakikipag-away at siya pa nga ang kusang lumalayo para iwasan ang mga ito. Nagpatuloy lang ang aming pagkakaibigan ni Russell. Hanggang sa magkaroon uli ako ng bagong boyfriend na si John. Transferee ito sa school namin. Nakipagkaibigan ito sa akin. At hindi nagtagal ay niligawan na ako ni John. Tumagal ang relasyon namin ni John ng halos isang taon. Pero nauwi rin kami sa hiwalayan. Gaya kasi ni Carlos, hindi ko akalain na ipagpapalit din ako ni John sa ibang babae ng ganun-ganun lang. Juana, sa tingin ko, may mali nga sa'yo. Juana, tama na nga yung pag-iyak mo. Tingnan mo nga yung mata mo, mugto na. Hindi deserve ni John ang mga luha mo. Pagko-comfort ni Russell sa akin. Bakit, Russell? Bakit palagi na lang nila akong sinasaktan? Ano bang mali sa akin? Lahat naman binibigay ko sa kanila. Pero bakit sa huli, nagagawa pa rin nila akong lokohin? Maraming nagsasabi na matalino daw ako at maganda. Hindi pa ba sapat na dahilan yon para mag-stay sila sa akin? Umiiyak na sabi ko. Juana, sa tingin ko, may mali nga sa'yo. Ikaw naman kasi ang hilig mo sa mga bad boy na datingan. Alam mo na nga na ganun ang personality nila. Nahuhulog ka pa rin sa kanila. Totoo bang matalino ka? Sambit nito. Tama naman si Russell. Siguro nga, dun ako mali. Ang magmahal ng lalaking mataas ang tingin sa sarili. Anong gagawin ko? Eh sa ganong personality ako attracted. Mas gusto ko yung lalaking sa tingin ko ay kaya kong ipagtanggol sa kahit kanino. Yung astig ang datingan, tulad ni Carlos. Kinakatakutan kasi ito sa school namin dahil sa taglay nitong kaastigan. Este, kayabangan pala. Ganun din si John. Kitang-kita mo ang yabang sa katawan. Siguro iniisip nyo na baliw ako, na bakit sa gaya nila ako nagkakagusto.
hindi ko nga rin maintindihan ang sarili ko. Kakaiba yata ang taste ko. Nakakatawa nga lang na silang inaasahan kong magtatanggol sa akin ay sila pa pala ang mananakit at magpapaiyak sa akin. Alam mo, Joanna, kung gusto mong maging masaya, kailangan mo nang baguhin ng taste mo sa lalaki. Doon ka na lang sa good boy. Hindi puro mayayabang ang bino-boyfriend mo. Dagdag pa nito. So, sinong gusto mong maging boyfriend ko? Ikaw? Eh parang pag pinitik ka lang, tutumba ka na agad sa sobrang payat mo. Baka ako pa ang magtanggol sa'yo. Pabiro kong sabi kay Russell. Nagulat naman ako sa isinagot niya. Eh kung ako naman ang magmamahal sa'yo ng totoo, bakit hindi, diba? Wika ni Russell sa napakaseryosong tono. Noon ko lang narinig ng ganoon kaseryoso ito. Tumawa ko para mawala ang namuong tensyon sa pagitan namin ni Russell. Para kasing bigla akong nakaramdam ng pagkailang sa naging takbo ng pag-uusap namin. Siguro panahon na para malaman mo to, Joanna. Pagbibitin niya sa sasabihin. Ang alin? Kinakabahan kong tanong. Tinignan ako ni Russell ng diretso sa aking mga mata bago nagsalita. Mahal kita, Joanna. Matagal na. Ang totoo, high school pa lang tayo, mahal na kita. Naalala mo nung minsang pinagtanggol mo ko sa mga kaklase natin na tinutukso ko? Simula noon, humanga na ako sa'yo. Maraming beses na akong sumubok na magtapat sa'yo. Pero palagi akong pinipigilan ng sarili ko. Alam ko kasing hindi mo ako magugustuhan. Kasi diba ang mga tipo mo yung mga lalaking kayang makipagbasagang ulo? Ako, hindi ko kayang gawin yon. Sabi mo nga, lampayatot ako. Kaya nakontento na lang ako na nakatingin sa'yo sa malayo hanggang sa bigyan ako ni God ng pagkakataon. Kaya nung makita kitang umiiyak, naglakas loob na akong lapitan ka. Sinubukan ko lang talaga nun. Pero hindi ko akalain na yun na ang simula ng pagiging malapit natin. Alam kong hindi ako kasing tapang, kasing astig at kasing yabang ng mga naging ex-boyfriend mo. Pero may isang bagay ako na wala sila. Kaya kitang mahalin ng totoo na hindi nila nagawa sa'yo. Pagtatapat ni Russell ng pag-ibig niya sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa ipinagtapat sa akin yon ni Russell. Dahil ang totoo, kaibigan lang talaga ang tingin ko sa kanya. Kaya pagkatapos niyang magtapat, iniwasan ko na ito at hindi na muling nakipagkita pa sa kanya. Subalit sa paglipas ng panahon, pakiramdam ko ay namimiss ko rin si Russell. Pakiramdam ko na may kulang sa araw ko na dati ay hindi naman. Hanggang isang umaga, nagising na lang ako na iba na rin ang nararamdaman ko sa lalaking ni sa panaginip ay hindi ko akalaing magugustuhan ko. Ganun yata talaga. Marirealize mo lang ang halaga ng isang tao kapag wala na siya. At iyon ang nangyari sa amin ni Russell. Na kahit wala sa kanya ang tipo ko sa lalaki, hindi ko naiwasan na mahulog ako sa kanya. Subalit naging huli na nga lang yun. Dahil nalaman ko na lumipat na ng bahay sila Russell at wala akong idea kung saan sila tumira na. Nakakalungkot lang. Dahil kung kailan ko na-realize na mahal ko na rin si Russell at saka pa ito nawala. At ang masakit, hindi ko man lang nasuklian ang pagmamahal na pinaramdam niya nun sa akin. Natutunan ko na hindi mo talaga mabibigyan ng set of standards ang puso mo kung sino lang ang gusto mong mahalin ito. Dahil sabi ko nga sa umpisa ng kwento ko, puso mo pa rin ang siyang masusunod kung kanino ito titibok. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Naway kinapulutan niyo po ng aral ang istoryang ibinahagi ko. Lubos na gumagalang, Joanna.